Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos na tumatanglaw sa bawat puso, nawa ay sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating sinisimulan ang panahon ng Adbyento. Buksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos habang ating pinaghahandaan ang pagdating ni Kristo sa ating mga buhay. Ang mga kandila sa koronang ito ay paalala na si Jesucristo ang dumarating upang puksain ang kadiliman ng kasalanan at akayin tayo sa liwanag ng kanyang kaharian. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakalyain niya ang lupain ito. Daanang papuntan sa lawa sa bayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Nakakita na isang maningning na liwanag ang bayang matagal na lumalakad sa kadiliman. Sumikat ng liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Dumarating ang ating hari at tagapagligtas. Halina at sa kanya'y sumamba. Veni, veni, Emmanuel, Captivum solve Israel. Qui gemit in exilio, privatus Dei filio. Gaude, gaude, Immanuel, nascetur prote Israel. Halina, Panginoong Hesukristo, kinakailangan ka namin. Kami ay bayang namumuhay sa kadiliman. Hindi namin masilayan ang iyong liwanag. Kailangan naming makinig sa iyong mga turo. Hindi namin pinakikinggan ang iyong tinig. Hinahanap namin ang iyong paggabay, subalit naliligaw kami ng landas. Nais naming maunawaan ang iyong kalooban, subalit hindi namin matanggap ang iyong katotohanan. Halina, Panginoon, buksan ang aming isip sa iyong karunungan. Liwanagan mo ang aming kadiliman. Veni, O Sapientia, hic dic disponis omnia, veni viam potentiem, ut doceas et gloriae, gaude, gaude, Immanuel, nascetur prote Israel. Halina, Panginoong Hesukristo, kinakailangan ka namin. Kami ay mahina, magmalasakit at mahabag sa aming kapwa.
Nahihirapan kaming baguhin ang liko-liko naming buhay. Hindi namin iniibig ang aming kapwa. Nalimutan na namin ang mga dukha at kaawa-awa. Natatakot kami sa katotohanan at katarungan. Halina, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maglingkod sa iyo. Liwanagan mo ang aming kadiliman. Veni, veni, Adonai, I popolo in Sinai, lecem in dis divintigen, in malestate glorie, gaude, gaude, Immanuel, nascetur pro te Israel. Halina, Panginoong Jesucristo, kinakailangan ka namin. Hindi namin makita ang hinaharap, namumuhay kaming walang pag-asa. Hindi namin matagpuan ang daan, namumuhay kaming naliligali. Hindi namin alam kung paano manalangin. Namumuhay kaming bulag ang pananampalataya. Halina, Panginoon, maging aming sandigan at pag-asa. Liwanagan mo ang aming kadiliman. Veni, O lese virgula, ex hostitis tuus omula, despectutus tartari, educet antrobarati, gaude, gaude, Immanuel, nascetur pro te Israel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong simbahan ay nagagalak na pinanabikan ang pagdating ng manunubos na siyang magbibigay liwanag sa mga puso at papawi ng kadiliman ng kamangmangan at kasalanan. Ibahagi mo ang iyong biyaya sa amin habang aming binabasbasan ang koronang ito bilang tanda ng aming paghahanda ng aming mga puso sa pagpapatuloy sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesus Nazareno, at bilang patunay ng katuparan at kasiguraduhan ng iyong paggabay, katapatan at pagmamahal, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang liwanag ng unang kandila ng Adbyento ay simbolo ng maligayang pag-asa sa Panginoong tapat magpakailanman. Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simlay isinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina,
Halina, Jesus, halina. Mga minamahal kong mga kapatid, simula ngayon ng panahon ng Adbiyento, ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturhiya, pagdating ang kahulugan ng Adbiyento. Panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Naway ipagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa nating tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Maranatha, halina, Panginoong Jesus, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas sa mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo na sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob, siya yaong bagabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan, at tagapagturo ng tipanyang banal. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguinawa at pag-alabin ang Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa huling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina na iligtas kami sa dusa. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap
sa Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang unang linggo po ng panahon ng Adbyento sa inyong lahat. Tayo nga po ay pumasok na sa panahon ng Adbyento. Ito po ay espesyal na panahon ng paghahanda sa pagdating ni Kristo, ang ating tagapagligtas. Ang mga pagbasa po natin ngayong linggong ito ay nagbibigay po ng kahulugan ng pag-asa, kahandaan, pananatili ng kabanalan, at katuparan ng pangako ng Diyos. Sa unang pagbasa, mga kapatid, sa aklat ni Propeta Jeremias, ipinahayag po ng Diyos ang kanyang matibay na pangako. Ano ang pangako? Itatayo ko para kay David ang isang matuwid na sanga. Ang sanga na ito ay tumutukoy sa Mesiyas, si Hesukristo, na darating upang magdala ng katarungan at kapayapaan. Ang pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Maaaring tila mabagal ang katuparan ng kanyang pangako. Ngunit ang lahat ng kanyang sinabi ay magaganap sa tamang panahon. Huwag maiinip, mga kapatid. Sabi nga po, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip. Sapagkat magaganap sa tamang panahon ang pangako ng Diyos. Kaya tayo rin po'y inaanyayahan na magtiwala at umasa sa plano ng Diyos sa atin kahit sa gitna ng mga pagsubok. Nung isang araw ay lumabas ang resulta sa board exam ng mga nurses. Marami ang natuwa, maraming nakapasa, maraming pinalad. Sa mga pinalad, maaaring ito ng katuparan ng inyong hinihiling sa Panginoon. Sa mga di pa pinalad, maaaring hindi pa ito ang panahon. Subalit, huwag mawawala ng pag-asa. Habang may Jesus, may pag-asa. Amen? Sa ikalawang pagbasa, mga kapatid, ipinaalala sa atin ni San Pablo na habang hinihintay natin ang muling pagdating ni Kristo, tayo ay dapat maging mas mapagmahal, manatiling banal. Ang pagmamahal ay tanda ng pagiging handa sa muling pagdating ni Kristo. Sinabi po niya, pasaganain nawa kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa paghahanda. Ito'y tungkol din sa pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Ito'y paanyaya sa atin na tingnan natin ang ating mga sarili. Ako ba ay nananatiling banal? Ako ba'y lumalago sa aking relasyon sa ating Panginoon? Huwag tayo magpabaya sa ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang kabanalan ay ating paghahanda upang tayo'y makaharap sa Diyos ng may malinis na puso. At kukunin ko ang pagkakataong ito upang anyayahan kayong lahat na bago pa magpasko, nawa kayo ay makapagkumpisal bilang paghahanda upang sa pagdating ng Kapaskuhan, mayroon tayong malinis na puso. Available ang mga kumpisalan po. Let us grab the opportunity. Mga kapatid, sa Ebanghelyo naman, ayon kay San Lucas, inilalarawan po ni Jesus ang tanda ng kanyang pagbabalik
may mga kaguluhan na narinig tayo, may dalang takot, may mga kaganapan sa kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat, sinasabi ni Jesus, tuwirin ninyo ang inyong mga sarili, itaas ang inyong ulo, sapagkat nalalapit na ang inyong kaligtasan. Huwag kang matakot. Sa halip na matakot ka, kapatid, manampalataya ka. Ang paalala po ni Jesus sa atin, maging handa kayo, manalangin ng walang tigil. Ang pagiging handa ay nangangahulugan ng pananatili sa Diyos at pag-iwas sa kasalanan at patuloy na paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga po ang ating buhay ay isang paglalakbay patungo sa Kanya. Kaya't huwag nating sayangin ang pagkakataon na magbago at lumapit sa Kanya. Kaya nga po ngayong unang linggo ng Adbyento, tatandaan po natin ang mga tema ng ating pagninilay. Magtiwala sa pangako ng Diyos. Ano man ang hirap mo, kapatid, magtiwala sa pangako ng Diyos. Pangalawa, lumago sa pag-ibig at kabanalan sapagkat ito'y susi sa paghahanda sa muling pagdating ni Kristo. At ang huli, maging alerto tayo at manalangin. Huwag tayong magpabaya. Alalahanin natin na ang ating kaligtasan ay napakahalaga, mga kapatid. Kaya't habang sinisimulan natin ang panahon po ng Adbyento, gawin nating makabuluhan ang panahong ito. Sana ngayong Adbyento, mas mapagmahal ka, mas mapagpatawad ka, mas maawain ka, mas nananalangin ka upang sa muling pagdating ni Kristo, matagpuan niya tayong handa. Hindi lamang handa, puno ng pananampalataya. Handa at puno ng pananampalataya. Mabuhay ang ating Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayanawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nakasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa lahat ng kapatid na may HIV, AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang mapagmahal ng sambayanang habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis. Matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming na mayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Hesukristo ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ama, aming andog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito na katimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga
kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa pagitasan. Hosanna, Hosanna, sa pagitasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa pagitasan. Hosanna, Hosanna, sa pagitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magagalak sa kanyang pagdating.
magising, may liwanag na magniningning na darama sa ihip ng hangin at iyat ng kanyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan naway makamit. Nagagalak kami, nagpupuri, masasalamat sa kanyang pag-aari, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasan'y maghihintay at pag-asang walang hanggan. Nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, iwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasan'y naghihintay at pag-asang walang kamtan. Magagalak sa kanyang pagdating, nagagalak sa kanyang pagdating. Announcement, inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng Himala ng Poong Jesus Nazareno.
Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating parish sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inunulhati namin.